3, 2, 1. Good day mga kabags TV. At ngayong araw po ay magre-review po tayo ng motor mula sa Yamaha. Walang iba kundi ang YZR3. At sa video na ito ay malalaman natin kung magkano ang presyo nito at kung magkano rin ang installment niya monthly at ang kanya na ring specification at features. Kaya kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At huwag na natin itong patagalin at umpisahan na natin mga kabags TV sa kanyang displacement dahil meron itong 321cc. Meron naman itong fuel tank capacity na 14 liters at ang kanyang gas consumption ay meron itong 27.49 kilometer per liter. Meron din siyang lubrication system mga kabags TV na wet sump at ang kanya namang number of cylinder ay meron siyang dalawa at ang kanya namang exhaust pipes ay naka single exhaust. Pagdating sa kanyang drive type ay naka chain drive ito at ang kanyang number of strokes ay meron siyang 4 strokes at ang kanya namang RPM at maximum power ay nasa 10,750 RPM. At dumako naman tayo sa kanyang maximum power dahil meron itong 41.4 horsepower at meron itong cooling system na liquid cooled. Dito naman sa kanyang clutch type ay naka wet multi-plate at ang kanyang bore stroke ay nasa 68mm by 44.1mm mga kabags TV. Punta naman tayo sa kanyang valve configuration dahil naka double overhead cam ito at ang kanyang maximum torque ay nasa 29.6 Nm at meron siyang valves per cylinder na 4 at ang kanyang RPM at maximum torque ay nasa 9,000 RPM. Magtapos niyan ay dumako naman tayo sa kanyang dimension at ang motor na ito mga kabags TV ay may category na sport. Diba napakaganda niyan. Meron siyang seating capacity na 2 at ang kanyang seat height ay nasa 780mm at ang kanyang length ay nasa 2,090mm at meron siyang ground clearance na 160mm at meron siyang width na 730mm. Pagdating sa kanyang curb weight ay meron naman itong 169kg at ang kanyang wheelbase ay nasa 1380mm. Meron itong oil tank capacity na 2.4 liters at ang kanyang height ay nasa 1140mm. Fuel and ignition naman tayo mga kabags TV dahil meron itong ignition system na naka TCI at ang kanyang fuel type ay gasoline mga kabags TV. Ang kanyang start option ay electric at meron siyang fuel supply system na fuel injection. Pagdating naman sa electrical, meron itong battery voltage na 12 voltage. Wheels and tires ba ng motor na ito? Meron itong front tire na nasa 110 by 70 R17 at meron itong front wheel size na R17 mga kabags TV. Pagdating sa kanyang tire type ay naka radial tubeless ito. Meron itong rear tire naman na nasa 140 by 70 R17 at ang kanya namang rear wheel size ay same lang din na naka R17. Hindi rin magpapahuli ang chassis and suspension nito dahil meron itong rear suspension na naka swing arm at ang kanya namang front suspension mga kabags TV ay telescopic fork. Gear and transmission naman tayo dahil pagdating sa kanyang gearbox ay naka 6-speed ito at ang kanya namang transmission type ay manual. Ang bibigat ng kanyang specification at pagtapos niya ay dumako naman tayo sa kanyang features at unahin na natin ang kanyang safety and security dahil hinding-hindi mawawala sa kanya ang kanyang ABS or tinatawag na anti-braking system. Pagdating sa kanyang riding modes ay naka road race ito at meron itong pass switch at engine check warning at syempre ang kanyang side reflectors. Usapang console naman tayo dahil ang kanyang odometer ay naka-digital na ito. Same lang din ng kanyang fuel gauge mga kabags TV. Digital na rin at meron itong trip meter,
tachometer at display screen. At pagdating sa kanyang speedometer, mga kabags, TV ay naka-digital na rin. Sa electrical naman tayo, mga kabags, TV, dahil naka-adjustable headlights na ito, indicator light, syempre check na check yan, at ang kanya naman tail lamp ay naka-LED na, at same lang din ang kanyang headlamp, naka-LED din, mga kabags, TV. Hindi din magpapahuli ang chassis and suspension ng motor na ito dahil pagdating sa kanyang seat type ay naka dual step ito at ang kanyang body frame type ay naka diamond at syempre side wings. Check na check mga kabagis TV. Brake system ba? Pagdating sa kanyang front brake, naka disc ito at ang kanyang rear brake, same lang din mga kabagis TV, naka disc din. Hindi talaga magpapahuli ang motor na ito pagdating sa kanyang specification at features. Napakapogi pa at sport talaga. At dumako naman tayo sa kanyang presyo dahil ang motor na ito ay nagkakahalaga ng 279,000 pesos. At hindi lang yan, bukod sa kanyang cash system, pwede rin mag-installment. At heto na nga, at meron itong down payment na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. At sa kanyang monthly ay nagkakahalaga ito sa kanyang 18 months ng 18,440 at ang kanyang 2 years ay nasa 15,105 naman mga kabags TV at meron naman itong 36 months na nagkakahalaga ng 11,900 pesos. At kung pinapangarap mo na magkaroon ng motor na ito na Yamaha YCF R3 ay walang imposible dyan, kayang-kaya mo yan. At hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kabags TV. At kung bago ka pa lang po sa aking channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At hanggang sa muli, salamat po!